So, good morning, good morning, good morning, good morning sa ating lahat, mga ka-best moto, yan, mga paps. Today's vlog is about clutch linings, yan. Mga paghina ng hatak ng ating mga motorcycle, yan. Yan mga pud-pud na or sunog na yung clutch linings. Mararamdaman natin yan sa 3rd to 4th gear. Yan, nawawala o lumalamya yung hatak ng ating motorcycle. Yan. So, yan yung tatalakayin natin. Yan. So, meron kasing standard na pagpapalit niyan, lalo na yung mga genuine. So, yan. Simulan na natin. Mga ka-best moto, proceed na tayo dun sa pinag-uusapan natin. No? Itong lining is mayroon dyan, yan. Ito. Yan. Ayun yung mga gatla-gatla na yan. Yan ang pinaka ano niya. Yan yung lining. Kapag pud-pud na yan, yan, dapat hindi na natin siya masasalat. Yan. Or sunog na yan, sunog na. Yan. Yan. Ito may medyo pud-pud na rin ito eh. Almost 3 years na to. At least yung linings is kailangan magpalit every 32,000 kilometer. So, pasensya na mga kabes at maingay sa paligid natin, no? So, obserbahan nyo kung sunog na or pud-pud na yung inyong linings. Kaya humihina yung hatak. Dito naman tayo sa clutch housing. Maraming nalilito at nagtatanong dito. Na-address na to, no? Kapag ka nagre-rip tayo, yan, rip then, di ba, release. Rip, release, yan. Yan. Nag-rip natin, tapos release. May tok-tok, parang ganun. Tok-tok, yan. Ito pa yun. Yan, oh. Pag rev natin, nag-engage yung clutch. Yan, dito, yung clutch lining. Yan. Napipwersa to, nakababa na to. Yan, ayan, ganyan. Tapos, pag release, bumabalik. Yan. Kaya nangyari, ganito. Yan. Sana naririnig yan, oh. Yan. Kasi, pag nag-engage to, yung mga linings, bumubuka yung linings dun sa pagkaka-compress niya, no? Bumubuka siya. Kaya napapersa tong clutch housing. Yan. Kaya mas maganda magpa-rivet na lang kayo, no? Dito. Kasi, yan, ganyan. Ganyan, yan. Ganyan yung magiging flat niya dito, no? Ito kasi parang nakakabit lang pero hindi siya fitted talaga. Hindi siya nakalock, ayan. Kaya nagkakaroon ng alawan sa loob. Ayan, nagkakaroon ng gap sa loob. Dahil hindi siya naka-fix. Pero kung ipapa-rivet nyo siya, ganito yung magiging itsura. Dito sa loob, ganito rin. Ito. Ayan. Ganyan rin dito mangyayari. Ayan. Magiging nakalock, yun, ayan. Nakalock. Maganda yung pagkakalock niyan. Kahit mapwersa siya or matagal ng gamit, no? Hindi siya napipersa na. Kasi maganda yung laki. Ito kasi parang naka-open lang siya, no? Hindi talaga siya naka-flat dito sa pinaka-seal niya, no? Ito. Ayan. Kala ko nga noon na nahuhugot yan. Hindi naman pala. Pero dapat naka-flat yan. Kagaya nito. Mas maganda. Then, dito, dako naman tayo sa ito nga pala tinalakay natin is secondary clutch. Yan. Secondary clutch yan. Then, dako naman tayo dito. Dito, ang nangyayari is parang kumakadyot. Kumakadyot yung ating motor. First gear. Yan. Kumakadyot-kadyot siya. Malayo na kasi yung clutch shoe. Yan.
malayo na dito sa side o sa wall niya, no? Malayo na dito sa wall. Ito. Nakakaroon na siya ng gap space. Ganyan. Ayan. Kaya malayo na yan. Ganito nangyayari yan. Ayan. Ayan. Saan ba natin ba? Ayan. Ganyan na yan. Ayan. Ayan, malayo yan. Ayan. Ayan. Pero ang bago niyan, ayan, nakaganyan yan. May space siya pero hindi siya malayo. No? Kasi itong may tayod na ganito. Kaya kumakadyot yan, hindi niya matagal niya o hindi sa kailangan mamatas na RPM bago niya ma-reach yung wall niya, no? Yung kinakapitan ng yan, ng clutch yun niya. Ayan. Pero tumutok-tok rin to. Mayroon din tong kalansing na parang ganito. Ayan. Meron kasi yan ditong rubber. Ayan, dito. May rubber dyan. Then, yung rubber na yon is may bakal sa loob. Yun yung original, ha. Kasi yung iba, rubber lang talaga. Nadurog yung rubber. Pasok sa pin. Tatama na sa pintong ano na to. May pin kasi yan, may pin yang ano na yan. May pin siya, no? May pin yan dito, mga pops. Parang may housing kasi yan. Hindi ko lang mapakita, pero basta may housing yan. Ito, yung pinaglalagyan. Salpak siya ng ganun. Yan, nakalapag ng ganun, ano? Yan. May housing na pinaglalagyan. Ayan, mga paps. Yan. Sa kami na lang natin yung drawing, no? Ayan, example yun yung mga pin. Ayan. Yun sa may sa housing. Ayan, mga paps. Ayan yung pin. Tatlo. Then, ito. Clutch shoe. Ayan. Ito. Nandyan yung rubber damper. Ayan. Tapos, ipapasok niya dito sa pin. Yan, ganyan. Yan, itong mga pin na to, yan bakal yan, ha. Kaya pag nadurog yung rubber damper dito, yan. Tatama to, metal to metal na. Tatama yan sa pin, yung pin. Tatama na yan pagka nag-rev tayo. Yan, nag-revolution, no. Siyempre mag-i-engage to, bubuka yan, gagalaw to kasi iikot yan. Tatama siya dun sa pin. Kaya lumalagitik yan. Yan. Tapos kung yung rubber damper nyo is yung may bakal sa loob, pero original yun, no? May bakal sa loob, yun, tatama yun sa dito sa pin. Yan, pag nadurog yung rubber damper dito. Yan. So, pag ganito kasi yung install nyan, no? Yan, paganyan. Papasok nyo yan. Yan, paganyan. Yan, to. Next, to. Yan. Yan, paganyan. Then, ito. Ganyan. Ayan, ganyan yung pagkakabuo niyan, mga pops. Ayan. Makina. Or tumatakbo tayo, or umaandar. Ayan. Solution. Pwede pong dalhin sa machine shop. Isipatan nila yan dyan. Yan. Then i-re-grind nila para parang ganito siya. Yan. Di ba walang tayod? Yan. Ito may kayod na yun sa loob, no? Pero kahit may kayod dyan, puro kumakadyot ka dyan, okay lang yan. Basta wag lang yung lalagitik. Wag lang yung yan. Okay lang yan. Kahit may kayod, pwede pa yan. Yan. Then, balik tayo dun sa secondary clutch. Yan. Dito, sa secondary clutch, iba yung tunog niya. Yan, o. Oh. Yan. Bawa, naka-idle tayo. O, nag-start tayo sa umaga. Yan. Naka-hinto lang yun na naka-neutral siya. Pag ni-revolution, then release, gumaganto siya. Yan. Yan. Ito yun.
Luwag na yung rubber damper nito sa loob. May rubber damper dito sa loob. Pero para malama, pero pwede pa 'yun. Okay lang 'yun, normal lang gutok lang 'yun. Walang problema. Okay na okay 'yun. Pero pag pinag kontra niyo siya, 'yan. Papunta doon, ito papunta doon yung ikot, ito pa atras, 'yan. Kukontrahin natin. Pag gumalaw 'yan, palitin na talaga yung rubber damper. Doon tayo papalit mga rubber damper. Pops. Ayan, ihabol ko lang ulit yung lining, no? Para mas malinawan kayo, no? Every 32 kilometer, every 32,000 kilometer bago magpapalit ng clutch lining. Clutch linings. 4 years to 5 years or up. Ayan. Depende kasi kung depende kasi kung everyday ginagamit eh. Pero ang standard talaga 32,000 kilometer nasa 4 to 5 years yan ganun. Saka magpapalit ng clutch linings. Yung mga genuine yun ha. Kasi pag mga local ay talagang mapapalit-palit agad tayo yan. Hindi tatagal yan. Yan. So I hope na may natutunan kayo sa discussion natin, no, mga kapaps, mga best. Maraming salamat sa mga sumusuporta. Palagi lang kayong mag-subaybay sa mga videos ko, yan. Para maging updated, hit nyo yung notification bell sa baba, para yan, marami tayong videong may upload pa, yan. Palagi tayong maging alerto, lalo na pong papagawa tayo ng ating mga motor, so sasakyan, no. Huwag tayo basta-basta maniwala sa mga sabi-sabi kung ano yung mga naririnig-rinig, yan. Doon tayo sa mga expert, yan. Kasi mahirap maghula-hula, mas mapapalaki yung gastos natin. Yun pala, simple lang yung sira, di ba? Yan. So, maraming salamat sa mga sumusuporta. Subscribe and like, share na rin po yung mga videos. Yan. So, see you next time. Peace out.